Ito ang pinaka last TikTok video ni Jollibee Ranara aka Ninya Reyes sa kanyang second TikTok account na kakadiscover ko lang ngayon. So yan yung pinaka latest 1 week ago na kanyang video. So pasayaw-sayaw lang siya and hindi mo talaga mahahalata sa kanya na meron siyang pinagdadaan ng napagsubok. So with that smiling face na parang jolly, yun pala, inaabuso pala siya ng anak ng kanyang employer. Pasensya na kasi ngayon ko lang na-discover na meron palang second account si Jollibee Ranara. And eto nga yung Ninya Reyes with 78.2k followers and counting. So makikita nyo dito sa latest video niya 1 week ago na pasayaw-sayaw lang siya. O diba? So hindi mo talaga mapapansin sa isang tao na meron siyang dinadamdam na problema unless na sasabihin niya ito. Pero sa case niya, ayaw niyang magkaroon ng problema or mag-alala ang kanyang pamilya. Kasi nga, siya ang considerable na breadwinner. But then, yun nga, isa siya sa hindi pinalad na napunta sa isang employer na mapang-abuso. So grabe no, napaka-morbid yung nangyari sa kanya sa anak ng kanyang amo. Eto yung bago, yung new account ng TikTok ni Jollibee Ranara. So as Ninya Reyes. So i-check natin dito. So ito yung mas updated pala na kanyang account. So as you can see, new account siya and ngayon pumalo na sa 78.2k followers. Wow! O diba pumalo? Dumami talaga siya. And kapag i-scroll natin pa taas, so let's explore yung mga content niya. So at first, ito yung latest, no? So sumasayaw-sayaw siya. Mukha naman siyang masaya. Ayan, oh, ang saya-saya niya dito. Tapos, ayan, scroll pa tayo. May makikita ka na nag-iisa dito na video. So sabi niya, malalampasan mo din yan. So syempre imi-mute ko yung music para iwas copyright. Pero dito, mukhang ito yung pinapahiwatig niya na may pinagdadaanan siya na ayaw niyang ipaalam sa mga nanonood or sa family or sa friends. Parang lumalaban pa rin siya. So back natin. And dito naman sa baba pa, may kita natin na, o oh, diba? So may napansin ba kayo sa body build niya? Mukhang medyo lumobo na siya, no? Ayan, medyo nag-gain siya ng weight. So other than that, ayan, masaya yung itsura niya. So ayan, so meron pa siyang duet pero ayan, iakyat na lang natin. So ito nga yung kanyang latest video. So in here, yung 1 week ago, ito pala yung kanyang latest na TikTok video. So ayan, sumasayaw-sayaw siya na animoy parang wala siyang iniindang problema, di ba? So naka-smile pa siya and she is really lumalaban talaga sa buhay. O di ba? Kaya isayaw mo na lang kapag may problema ka. Kung bored ka, ayan, dapat i-TikTok mo na lang kaysa magmukmuk ka sa kwarto mo. And tignan naman natin yung isa pang video niya na latest. Ito. So, ayan no. May kita mo talaga na hindi niya pinapahalata na meron siyang problema. So, isayaw-sayaw na lang para it is a way to have a temporary na matanggal ang inyong problema. So katulad niyan, 'di ba? So nakasuot siya ng nakaan pa siya, abaya. Sa wakas, nahanap natin ang second account ni Jollibee Ranara and nakita natin na ang ginamit niyang pangalan is Ninya Reyes. And magugulat ka kasi sobrang dami ng kanyang followers with 78.2k or baka magiging 80 na yan. And feeling ko aabot pa yan ng 100k. So, nung i-discover natin yung kanyang mga TikTok, bale, ang napansin ko sa mga laman ng kanyang videos ay tungkol sa isang tao na in love. So, happiness yung mga iba, tapos yung iba naman, yung pasayaw-sayaw siya. So, hindi mo talaga mapapansin na meron siyang pinagdadaanan na problema. And speaking about problema, meron ka isa-isang video na
pinublish niya or pinost niya na sabi niya is malalampasan natin ito. And kung ikaw na normal lang na tumitingin ng mga profile, ang iisipin mo lang siguro is, ah, kasi syempre OFW, normal na talaga na malungkot ka. So, this is a normal process wherein ito ang parang resulta ng homesickness na namimiss mo ang family mo habang ikaw nag-iisa na nagtatrabaho abroad. Pero hindi pala. Merong deeper meaning yung pagkakasabi niyang yan. Kasi nga, inaabuso pala siya ng anak ng kanyang employer. Pero, syempre, kapag titingnan mo yung mga ibang videos na happiness, parang yun yung outlet niya para hindi na niya iniisip yung mga trauma, struggles, kalungkutan, tsaka yung mga dahas na ginagawa sa kanya ng anak ng kanyang employer. In which, ni-report niya pala dito sa kanyang family, pero hindi ko alam kung bakit hindi agad inaksyonan ng mga agency or kung sino man yung nakahawak sa kanya. Hanggang too late na, hanggang nagawa na ng suspect yung gusto niyang gawin kay Jollibee Ranara. And pinaprocess na yung kanyang pagbalik dito, nire-repatriate na yung kanyang katawan para maibalik na dito sa Pilipinas. Kaya nakakalungkot sobra. Condolence ulit sa family ni Jollibee and rest in peace sa kanyang soul. And marami tayong matututunang lesson dito. It's because ang isa dito is all about yung consistency ng pagre-report mo ng problema sa inyong employment, sa agency, sa employer, sa social media. Mag-ingay ka kung meron kang nararamdaman na mali kapag na-employ ka sa abroad para mapansin and matugunan yung problema mo agad. And huwag kang tumigil. Hindi porke nasabi mo na sa pamilya mo or sa agency mo, pwede ka nang tumigil. Hindi. Dapat consistent yung pagbigay mo ng ingay para mapansin ka and actionan ka agad. Okay, so that's it guys. I hope na may nakarelate dito sa video na ito and sana may natutunan kayo. Okay, so thank you guys and always stay safe. Mag-inbox lang kayo sa akin if ever gusto nyo rin humingi ng tulong, if ever may mga kababayan tayong OFW na distressed or na layoff,